Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalin tulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Biglang nanginig ang mga kamay ni Rosa habang hawak ang bote ng MSG seasoning. Paano kung malaso ng chairman dahil doon? Kinakabahang ibinalik niya ang bote sa lagayan at nangangatog ang mga tuhod sa takot na lumabas siya ng kitchen at namumutlang hinanap ng paningin ang lalaki. Pero bago pa niya ito mapansin sa kinaupuan, ay nakapasok na si Liam sa loob ng opisina. Sir, bulalas niya nang makita itong bumubula ang bibig at nanginginig ang katawan. Oh my God, Renz, anong nangyari? Sambulat ni Liam pagkakita sa lalaki sa ganong ayos. Biglang pagtulo ng luha sa mga mata ni Rosa Amor sa magkahalong awa at takot na baka malaso nga ang lalaki sa ginawa niya at patakbo niya itong nalapitan sabay ni yakap. Hindi ko sinasadya. Sorry. Sorry. Hagulhol niya habang yakap ang katawan at bibig nito. Patakbo na rin lumapit si Liam at itinayo ang binata sa kainuupo sa mahabang sofa. Patuloy ang pag-iyak ni Rosa habang umalalay sa dalawa hanggang sa maiuupo na nila sa sofa ang amo. My God, ano bang nangyari? Bakit ganito? Si Renz, anong ipinakain mo sa kanya? Nagalalang wika ni Liam. Sir, hindi ko po sinasadyang malagyan ng MSG ang cappuccino yung tinimpla ko. Akala ko kasi akala ko po ay asukal. Umiiyak na paliwanag ni Rosa habang ipinapahid ang manggas ng damit sa bibig ni Renz. MSG? Wala namang... Bigla itong napahinto at pabulong na nag-outs sa kayo muko at kunot nung tumingin sa kaibigang bahagyang dilat ang isang mata. Umubo ito at bumaling sa kanya na panay ang iyak habang pinapahiran ang bumubula pa rin bibig ng lalaki. Gusto mo ba siyang patayin kaya pinainom mo ng lason? Ididimanda kita ng attempted murder sa ginawa mo. Sigaw ni Liam kasabay ng pang-akos at pananakot sa kanya. Sir, sir, gumawa ka pong paraan. Tumawag ka ng doktor please. Baka po tuloy mamatay si Sir Renz. Pagmamakaawa niya sa vice chairman habang hindi na kuntentong katabi lang ang amo at isinandig nito ang katawan sa kanyang dibdib. Saka pinunit ang sleeve ng kanyang damit at yun ang pinampahid sa bubulang bibig ng lalaki. Ngunit hindi pinansin ang sinabi ng una. Natutuliro na rin tumakbo sa kusina si Liam at nang makalapit ay may dala na itong towel. O ayan, ipampahid mo sa bibig niya at tatawag ako ng doktor. Wika nito at saka nagmamadaling lumabas ng opisina. Amor, maya-maya iwika ni Renz saka nanghihina siyang hinawakan sa braso. Sorry, sorry, hindi ko talaga alam na MSG ang nilagay ko. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Huwag kang mamamatay, parang awa mo na. Patuloy ang pag-iyak ni Rosa habang nagsasalita at yakap-yakap ang katawan ni Renz. Shhh, wala kang kasalanan. Kahit na nanginginig ang katawan at bumubula ang bibig ay pilit pa rin ito nagsasalita. Umiling-iling naman si Rosa. Hindi, kasalanan ko. Pero hindi ko alam na MSG pa lang nailagay ko. Sorry, sorry talaga. Sagot ni Rosa sa pagitan ng pag-iyak habang paulit-ulit na pinupunasan ang bibig ni Renz. Hinawakan naman ito ang kamay niyang may hawak na towel saka muling nagsalita. It's my fault, really. May hiling na ako sa'yo. Gusto kong sundin mo lahat ng gusto ko without resistance. Wika ni Renz. Oo, kahit anong susundin ko. Basta huwag ka lang mamamatay. Ayoko makulong habang buhay. Maagap na sagot ni Rosa, sabay tango. Stay with me for a week and be my wife. Wika ni Renz. Okay, okay. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Wika ni Rosa. Kunin mo yung medicine kit ko sa ref. Wika nito pagkatapos kumawala sa pagkakayakap niya at umayos ng upo. Siya na may mabilis na nakatayo at halos patakbong tinungo ang kusina at kinuha ang sinasabi nitong medicine kit sa ibabaw ng ref saka bumalik sa sofa
Dala ang isang basong malamig na tubig at ibinigay dito ang medicine kit. Kunin mo yung pulang kapsul. Sumunod na ulit si Rosa at kinuha ang sinasabing kapsul sa kape na inom sa kanya. Pagkuha, ibinigay niya ang isang basong tubig. Sa wakas, tumigil ito sa panginginig at pagbula ng bibig saka ito napapikit. Saka lang din tumigil sa pag-iyak si Rosa nang makitang hindi na bumubula ang bubig nito sa kanya inilapit ang daliri sa ilong nito. Para masigurong humihinga pa nga ang huli, subalit nahuli nito ang kanyang kamay at bigla siyang hinila paupo sa sofa sa tabi nito. Muntik na siyang mapasubsob sa katawan nito dahil doon at nang idiretso niyang tingin dito'y nagtama ang kanilang mga mata. Hindi siya makaimik. Kumurap-kurap lang ngunit na natiling tikom ang bibig. Amor, wika ni Renz. Ewan niya pero kumabog bigla ang kanyang dibdib na tila nahuhulaan kung anong sunod itong gagawin. Pero bakit para yatang ang bilis itong gumaling mula sa pagkakalason? Tulad ng inaasahay, kinapig nito ang kanyang leeg at siniil ng halik padampi lang sa una. Pinapakiramdaman kung anong magiging reaksyon niya. Subalit nang maalalang nangako siya rito ngayon lang ay pinigilan niyang sariling itol ang lalaki. Bagkus ay hinayaan na lang ito sa ginagawa. I miss you, Amor. Bagya nitong inilayo ang mukha pagkuhan saka muli siyang tinitigan. With those green eyes na malagkit na nakatitig sa kanya ngayon, pakiramdam niya ay hinahatak siya ng kung anong pwersa para halikan ito. Do you still remember that you used to kiss me first? Wika ni Renz. Ha? Naguluhan naman si Rosa sinabi nito. You were also impulsive even before at madalas ako ang nagpipigil sa nararamdaman. Namula naman agad ang kanyang pisngi pagkarinig sa sinabi ni Renz. No, I'm not like that. I never kissed a man before. Tanggi niya at sinubukang lumayo dito ngunit lalong humigpit ang kapit nito sa kanyang leeg. Close your eyes. Marahang utos ni Renz at ewan kung bakit pero sumunod siya rito. Pagkatapos niyang ipikit ang mga matay, naramdaman niyang binubuhat siya ng lalaki. Hindi naman siya pumalag. Ni hindi niya dinilat ang mga mata. Naging masunurin siyang parang bata ng mga oras na yon. Bakit? Dahil baka pag kinontra niya ito, idmanda nga siyang attempted murder sa ginawa niya kanina. Kaya hanggat maaari, susunod muna siya sa gusto nitong mangyari ngayon. At kusang ipinilupot ang kamay sa liig nito, saka inihilig ang ulo sa dibdib. Bigla ang pagbugso ng kabog sa kanyang dibdib habang nakikita niya sa balintataw ang isang eksena. Inaakyat siya ng lalaki sa isang mezzanine at sa ibabaw ng kamay, mapusok siyang gumaganti ng halik dito. No, it can't be. It never happened before. Tanggi ng kanyang isip. Kilala niya ang sarili. Hindi niya gagawin ang bagay na yun maliban lang kung kasal na siya at mahal niya ang lalaking kaulayaw. Napilitan siyang idilat ang mga mata ngunit nagulat nang makitang nasa panibagong kwarto na sila at siya nakahiga na sa kama. Habang nanatiling nakakapit sa leeg ng lalaki, nakadukwang ang mukha sa kanya. Nasaan tayo? Takang tanong ni Rosa. In my bed. Pasimpleng sagot nito, saka muling dinampian ng halik siya. Okay na ba ang pakiramdam mo? Paikling, tanong niya upang maiba ang atensyon nito. Tumabi ito ng higa sa kanya, saka siya niyakap at sinubsob ang mukha sa kanyang dibdib habang ipinasok nito ang kamay sa kanyang undies. Muntik na siyang mapasigaw sa pagkakagulat na kung hindi lang siya nangakong susunod sa gusto nitong mangyari, sa takot na baka maipakulong siya ng day oras, ay talaga namang masasapak niyang lalaking ito. Subalit hinayaan niya lamang ito sa gustong gawin at kagat labing pinigilan ng anumang damdaming biglang pumapaibabaw sa kanyang pagkataon ng mga sandaling yon. I used to cuddle you like this, wika ni Renz. Ilang beses siya nag-inhale-exhale upang kampantihin ang sarili at nang matapos iyon gawin, he found himself asleep already. What? Nakatulog siyang andun ang kamay sa andis niya. Bulalas ng utak ni Rosa. Napaka-weird naman ang lalaking to. Pero nang maramdaman ang malalim na paghinga nito sa kanyang dibdib, ewan ba kung bakit nakaramdam siya ng kapanatagan ng puso't isip. Kanina lang ay bumubula ang bibig nito at nangingisay, subalit ngayon mahimping na agad ang tulog nito. Hindi niya maiwasang hagurin ng kamay ang makapal nitong buhok at may kung anong pwersang nagtulak sa kanya para halikan ng tuktok ng ulo nito. Muling umalingaw-ngaw ang sinabi nito ngayon lang sa kanyang pandinig. He used to cuddle her like that.
Maniniwala ba sa sinasabi nito kung wala naman siyang matandaan sa mga yon? Subalit bakit kanina lang ay nakikita niya ang sariling binubuhat rin ng lalaki sa ibang bahay naman at ginagawa nila ang ginagawa ng mga mag-asawa lang? Naguguluhan na siya. Paano kung totoo nga ang sinasabi nitong mag-asawa sila? Paano kung ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-amnesia? Nagumawa ito ng kasalanan to the point na hindi niya kayang tanggapin ang lahat kaya pinili niyang kalimutan. Baka muli lang din siyang masaktan. Baka maulit na uli ang nangyari noon. Naghikab siya sa kabila ng madaming gumugulo sa kanyang isipan. Di tulad ng dati, ang kamay ng lalaki sa loob ng kanyang panty ay para na lamang natural sa kanya gayong ngayon niya lang naranasan ang ganong bagay. Imbis na magalit, para pang iyon ang naging dahilan upang antukin din siya. Realizing that the man cuddling her and sleeping tight while hugging her is Renz. Muli siyang naghikab hanggang di niya mapigilan ang salilit. Napapagit na rin at bago pa siya tuloy ang makatulog, ay naalala niyang gumanti siya ng yakap sa lalaki at muling hinaligan ang ulo nito, saka hinayaan niyang manatili sila sa ganong ayos. Nalimpungatan si Rosa Amor sa ingin na nagmumula sa kabilang kwarto. Kinapa niya ang katabing lalaki pero wala na ito dun kaya napilitan siyang idilat ang mga mata at hanapin ang relo sa buong kwarto. Ngunit nang makita ang nakasaad sa orasan sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bed ay napabalikwas siya ng bangon. Alas tres na ng hapon, ang tagal niyang nakatulog. Ang pagkakaalala niya ay alas 9 lang nang dalhin siya ng manager niya sa opisina ng chairman at ilang minuto lang ang tinagal bago sila nakatulog na magkayakap. Isang oras na lang at tapos na ang work niya. Matatapos ng ganun lang, parang nagpunta lang siya rito para matulog. Nakakahiya. Hinanap agad ng kanyang paningin ang amo ngunit wala na ito sa loob ng kwartong yun. Tumayo siya at sumunod na hinanap ang banyo para maghilamos. May isang saradong pinto sa tabi ng bed. Lumapit siya roon. Iyon nga ang banyo. Ang balak lang niya maghilamos. Ngunit nang tumambad sa kanyang loob ng banyo, may shower sa tabi ng toilet bowl. Sa tapat ay bathtub at meron pang natatabingan ng kortina sa may dulo. Nang hawiin niya yun, umawa ang kanyang bibig sa pagkakamangha nang makita ang oval-shaped jacuzzi na sakto lang sa dalawang tao ang luwang. Wow! Ang ganda naman ng banyong to. Di niya mapigil na isang bulat na paghanga sa nakikitang tanawin. Napangiti si Rosa. Alam talaga ng lalaking yun paano siya mapapangiti. Pero ayaw niyang gumamit ng jacuzzi. Sa halip ay gusto niyang mag-shower hanggang magsawa siya. Ang ganda pala ng buhay niya. Bilang PA nito, pwede niyang gamitin lahat ng mga naroon. Hindi lang pala PA ang gusto nitong mangyari sa kanya kundi isang asawa sa loob ng isang linggo. Kung ganito naman kabongga ang banyo mapapasukan niya at ganun galinis at kaluwang ang kwarto at opisina nito, why not? Basta, no string attached, just for a deal. Kakayanin niyang isang linggo. Malay niya baka blessing in disguise pa yon para sa kanya. Baka yun ang maging daan para maalala niya ang kanyang nakalimutang alaala noon. Pumasok sa maluwang na cubicle kung saan naroon ang shower at binuksan agad ang isang maliit na cabinet na nakadikit sa dingding. Naroon ang iba't ibang klase ng imported na sabon at shampoo, pati lotion, toothpaste at toothbrush. Naroon din ang gamit niyang sabon at shampoo. Talagang kumpleto yun sa mga gamit. Wala na siyang hahanapin pa. Ngingiti-ngiti siya habang sinasara ang transparent glass na pinto ng cubicle at mabilis na naghubad ng damit. Dapat inito ang ipagawa niyang banyo sa loob ng kanyang kwarto. Kahit shower lang andon, tama na yun sa kanya. Nagsimula siyang kumanta tulad ng ginagawa sa bahay nila. Kumakanta habang naliligo. Napansin niya ang dalawang gripo ng shower. Bakit dalawa? May kulay pula at blue. Maang niyang pinuksan ang kulay blue na gripo at agad siyang nanginig sa lamig ng tubig na lumalabas mula sa shower. Diretso sa kanyang katawan habang nakatapat doon. Wow! Ang lamig ah! Bulalas niya sabay yakap ng katawan at agad isinara ang gripo. Curious niya naman binuksan ang kulay pulang gripo ngunit bigla siyang napasigaw nang lumabas sa shower ang tila kumukulong tubig sa init. Aray! Buti na lamang at nakailag siya agad at higit na mabuti na lang at may biglang pumasok sa loob ng cubicle. At nagbukas ng isa pang gripo, sakalang na-neutralize ang timpla ng tubig na lumalabas sa shower. Are you alright?
Nag-aalalang tanong ni Renz sa kanya. Ngunit isang tili na uli ang pinakawalan niya nang mapagtantong hubad-hubad siyang nakaharap sa lalaking ilang beses nang lumunok habang pinagmamasdan ng kanyang kabuuan. Walang hiya ka? Ba't ka pumasok? Lumabas ka! Labas! Taboy niya rito habang panayampas ng kamay sa dibdib ito. Hey! Basa na ako. Let me take a shower too. Pakaswal na wika ni Renz. Ano? Hindi pwede. Naliligo ako. Tutol ni Rosa. Why? I'm your husband after all. Tsaka, nakita ko na lahat yan. Wika nitong hindi pansin ang panggigigil niya at bigla ba naman itong naghubad sa kanyang harapan dahilan upang bigla siyang pumihit patalikod at agad umupo para itago ang masiselang parte ng katawan mula dito. Bastos ka talaga. Alam mong naliligo, sumasabay ka. Mangiyak-iyak na wika ni Rosa. Iabot mo sa akin ang damit ko. Walang hiya ka talaga. Gigil na utos ni Rosa, saka itinaas ang isang kamay. Oh, eto na po. Parang batang sagot ni Renz, sabay abot ng hinihingi niya. Siya na may agad na tumayo, saka isusuot na sana ang ibinigay nito nang mapansing damit nito ang ibinigay sa kanya. You dumb man. Pagalit niyang humarap at hinampas ang damit sa mismong mukha ng lalaki. Sabay matalim na tumitig dito, only to find out that he was staring at her whole body. Kahit takpan niya ang buong dibdib ngayon, wala na talaga siyang maitatago sa hinayupak na lalaking to. Ang kailangan niya ngayon ay lakas ng loob at pag-isipan kung anong susunod na gagawin. Subalit nang mapansing ito man ay wala rin saplot sa katawang nakaharap sa kanya, ay ilang beses din siyang napalunok habang nakatitig sa pagitan ng mga hita nito. I used the jacuzzi out. Side, wika ni Rosa na nanginginig at nagbablush, subalit iniharang ng lalaki ang katawan sa pinto. Let's shower together, Renz said. Ito ang gusto mo noon, remember? We showered together while you were singing, wika ni Renz. Napanganga naman si Rosa. Paano nito na lamang mahilig siyang kumanta habang naniligo? Lumapit naman ito sa kanya. Napaatras si Amor hanggang sa sumandal ang kanyang katawan sa wall ng cubicle. Amor, I won't touch you if you don't want to. I just want to accompany you just like before. Wika nito sa seryosong boses. Hindi kumukurap at hindi nag-i-stammer. Ilang beses nagtaas baba ang kanyang dibdib. Kaya ba niya? Kaya ba niyang maligo ng sabay sa lalaking itong pinanggigitang asawa niya at nagkukunwaring baliwala lang? Tutal, andito na siya. Bakit di niya subukan? Okay, deal. Matapang na sagot ni Rosa. But, no body contact. Sumilay ang isang ngiti sa labi ni Renz. Okay, no body contact. Nag-thumbs up ito saka tumapat sa shower at muling tinimpla ang tubig. Si Rosa na may natitigilan sa isang tabi at mataman itong pinagmamasdan sa ginagawa. Kumuha ito ng face towel sa loob ng maliit na cabinet at isang sabon saka ibinigay sa kanya. This is your favorite soap, Dove, at yung panghilod mo, nakangiting wika ni Renz. Pati ba yun alam nito? Naasiwa niyang kinuha ang sabon saka face towel at nagtatakang tinitigan nito sa mata. Come, let's sing your favorite song, wika pa ni Renz. Sinimula nito ang kumanta. Sintunado ka naman eh, ganito yon, agaw ni Rosa. Marahan namang tumawa si Renz pagkaway na payoko. Maya-maya ay sinimulan na ni Rosa ang pagkanta. Pumalakpak naman si Renz. Galing mo pa rin kumanta hanggang ngayon. Humagik-hik si Rosa sa papuri nito at itunuloy ang awiting sinimulan with actions para habang ito na may tuwang-tuwa sa ginagawa. When shadows fall and block my eyes, I am lost and now that I must hide. It's a long, long journey till I found my way home to you. Itinuro pa ni Rosa ang lalaki sa huling binigkas sabay hagik-hik. Hindi mapigil na rin sa pagkawala ng isang butil ng luha sa mga mata, ngunit bago pa niya makita iyon ay tumapat na agad ito sa shower at hinugasan ng mukha. Just like this, Amor. I'll be contented with just like this, sigaw ng isip ni Renz. Ilang minuto lang ay nawala ng kanyang pag-aasiwa at sabay na silang kumakanta ng lalaki habang magkasabay na nakatapat sa shower. Teka, umusog ka doon. Kalahati lang ng katawan ko ang nakakaramdam ng tubig, reklamo ni Rosa maya-maya sabay tulak sa lalaki. Ano ba? Sabi mo no body contact, angal ni Renz.
Sinasolo mo yung shower eh, singhal ni Rosa. Ako muna maliligo. Ayan, hilulan mo ang likod ko. Pagalit na ibinigay ni Rosa dito ang towel at itinilikod ang katawan. Pagkatapos mo, ako naman hilulan mo. Walang dayaan. Wika naman ni Renz na sinabay lang tono ng kanyang salita at nagsimulang ilapat ang towel sa likod nito, sabay taas baba nun habang siya namay, itinutuloy pa rin ang di natapos na kanta kanina. Oh, tapos na ako. Ako naman, wika ni Renz. Aba, kalalaki mong tao, magpapahilod ka sa akin, gawin mo mag-isa mo. Angal ni Rosa sa kakinuhang palmolive pink na shampoo sa maliit na cabinet at naglagay ng konti sa palad. Ayan, kuha ka din, ikaw nang magbalik. Inabot niya rito ang hawak na sabon. Sabi ko na nga ba, alila ang labas ko sa'yo, wika ni Renz. Bah, lumabas ka kung ayaw mong utusan. Bara ni Rosa agad at pairap na sumulyap sa lalaki. Tumawa naman si Renz ng malakas ngunit natigilan din pagguwan. Remembering the old Rose Amor, ganun pa rin ito ngayon, palautos pa rin. Amor, I'll treasure this moment with you, bulong ng isip ni Renz, kasabay ng pagsilay ng isang ngiti. Sir Renz, tawag niya sa lalaki habang nakaharap sa cabinet na malapit sa bed kung saan nakalagay ang mga damit nila. Renz, call me Renz in private. That's what you used to call me. Wika ng lalaki nang makalapit at tumabi sa kanya si Rosa. Kinuha doon ang dalawang towel at ibinigay ang isa sa kanya. Siya na may patay mali siyang nagkuskus ng buhok sa harapan nito pagkuha ibinalot sa buhok ang towel at hinila ang gamit na towel ng lalaki saka ipinantakip sa katawan. Asan ang gagamitin mong damit dito? Usisa ni Rosa. Wala dyan. Tingin ka sa drawer sa baba. May t-shirt doon at pantalong maong. Sagot ni Renz habang mataman siyang pinagmamasdan sa ginagawa. Lumuod naman si Rosa at binuksan ang isang drawer. Tulad ng sinabi nito, kinuha niya ang isang t-shirt na blue at pantalong maong na itim at isinara ang drawer saka siya tumayo at inabot dito ang damit. Muli siyang lumuhod at naghanap ng brief dito sa isa sa mga drawer na makita ang hinahanap ay dinampot niya ang isa saka inabot dito at muling tumayo. Damit naman niya ang kinuha sa mga nakahanger doon. Magkasukat ba kami ng fiancé mo ng damit? Biglang lumabas sa bibig ni Rosa nang makita ang mga pambabaing slacks at long sleeve blouses na nakahanger sa loob ng cabinet. Pati Andes ay nakahanger din. No, those are all yours. Nobody is allowed to enter here but my wife. Mula sa likuran ay sagot ni Renz. Ah, pakaswal niyang wika. Ginawa lang na natural sa pandinig ang salitang asawa siya nito. Nakaramdam na uli siya ng pagkaasiwa nang yakapin siya nito mula sa likuran at halikan ng kanyang batok. Dahilan upang mapapitlag siya, marahil ay napansin din nito ang kanyang naging reaksyon kasi bahagyan nitong inilayo ang katawan sa kanya. Magbibihis lang ako. Wika ni Rosa, I'll help you. Sagot ni Renz, no, ako na. Subalit hindi ito nagpapigil at agad tinanggal ang kanyang suot na towel saka kinuha sa hanger ang undies niya. At ito ang nagsukat ng kanyang bra. Ito ang madalas mong ipagawa sa akin pag nagbibihis ka. Ako ang nagkakabit ng hook. Wika ni Renz habang ikinakabit ang hook ng kanyang bra sa likuran. Hindi naman umimik si Rosa. Inayos na lang ang pagkakasuot ng undies at bra. Ginagawa mo ba to sa fiancé mo? Muling tanong ni Rosa. I don't have a fiancé. I only have a wife. Walang gatol nitong sagot saka muling kinuha ang slack sa hanger. At ibinigay sa kanya. Isinuot na yun ngunit ito na rin na nag-zipper at nagkabit ng hook na tila natural lang dito ang ganong ginagawa. Does your wife really looks like me? Kasabay ng pagharap niya rito ay ang pagkawala ng tanong na iyon at di nakaligtas sa paningin niya ang pagkakunot ng noon nito habang hawak ang kanyang blouse na paniguradong isusuot din sa kanya. Parang bata siyang pinapamper. You are my wife. That face of yours is only yours. Wala kang kamukha. Mariing sagot ni Renz. Natahimik si Rosa. Kung magtatanong siya uli, baka mainis na ito sa kanya kaya minabuti na lamang niyang tumahimik habang isinusuot nito ang damit sa kanya. Renz, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ganito ka ba talaga sa akin kahit noon pa? Tanong ni Rosa. Huminto ito sa ginagawa at napangiti sa kanya. Ikaw ang may gustong magpadamit sa akin hanggang sa nakasanayan ko na lang yun.
Sagot ni Renz, hindi ka ba nagagalit na inaalila ka ng asawa mo when you're the chairman of your own company? Tumawa ito ng malakas at mahigpit siyang niyakap pagkatapos siyang damitan. This is what I want, sweetie. Bulong nito sa kanyang tenga, saka sa hinalikan doon. Renz, kanino mo na lamang may amnesia ko? Maya-maya ay usisa nito. Natahimik naman si Renz. Bagkuway, binitawan siya at kinuha sa ibabaw ng mesa sa tabi ng bed ang phone nito. Come, iuuwi na kita. Wika ni Renz. Pagkuwan. Nagtataka man si Rosay, hindi na siya nagsalita. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.